Good morning, guys. Mamaya may kukunin tayong isang item para kay Toyota Veloz natin. Ito ay isang crossbar. So I'm very excited na makabit na yung kay Toyota Veloz natin. O nga pala, ang tawag nga pala sa crossbar na yon ay isang fixed point. So ang mangyayari dyan, tatanggalin lang natin yung cover dun sa roof natin at isasalpak lang natin yung crossbar na yon. Okay, guys? Samahan nyo ako, guys. Pag-usapan natin. Pagkwentuhan natin. Welcome to my channel, si Pepe. At ang kwento. Guys, on the way na kami, papuntang Cavite, kung saan ang meeting place namin. By the way, no, kasama ko nga pala yung mother namin. No, pupuntahan kasi namin yung kapatid ko doon sa Cavite. Eh, sakto naman na doon ang papunta ko, since taga doon yung seller, doon na rin yung meeting place namin. Pag nakuha natin yung crossbar, kung kaya, ikabit natin ngayong araw. Sakto nga yung dating ng crossbar na yan dahil itong summer na to, meron kaming travel. Tama-tama, yung mga bagahe namin, doon na namin mailalagay, doon sa roof. Kailangan namin makarating kagad doon dahil ang usapan is 6:30. Pero sabi ko naman, kahit before 7, dahil manggagaling pa ako sa Quezon City, then magka-travel tayo, papuntang Cavite, Toyota Molino. Mamaya na lang, guys. Nasa meeting place na si seller, no? Si Sir Joseph. So nakakaya dahil nasa Cavitex pa lang tayo. Actually, malapit na rin naman ito. So konting kembot na lang. Malapit na natin makuha yung crossbar natin kay Sir Joseph. Malapit na rin tayo sa Toyota Molino Bacoor, kung saan ang meeting place namin ni Sir Joseph. Siya nga yung nagbenta sa atin ng crossbar. So, dati pa to, no, nung December pa dapat. So, nagkaroon lang ng problema yung shipping from Thailand to Philippines. Marami siyang inasikaso. Actually, sobrang stress niya raw, no, dahil nga sa nangyaring shipment. No, nagkagulo kasi. No. So, hindi na natin alam yung buong detalye. So malamang siya na yung mas nakakaalam dyan kaysa sa atin. So ang importante, nandyan na yung crossbar. Kikitain natin siya ngayon para makuha natin yung crossbar na ating binili sa kanya. So nakakahiya sa kanya, no? So usapan namin is 6:30 to 7. So ngayon, 7:05 na, no? Nasa biyahe pa rin tayo. Pero nasa 2 kilometers na lang ahead, no? So papuntang Toyota Molino Bacoor. So konting kembot na lang to, guys. Sir Joseph, sensya na po na na-stranded lang ng konti sa May Rojas Boulevard dahil may mga road widening doon or construction na ginagawa. Ito, guys, approaching Toyota Molino Cavite. So okay, makikita na natin yung crossbar at si Sir Joseph. At papasok na tayo ng entrance ni Toyota Molino Bacoor. Mukhang ito na siya. Ayan. Ayan. Nakikita na natin yung kanyang sasakyan. Alright. Okay, guys, nandito na tayo. Si Sir Joseph. Hi, sir, nice to meet you, sir. Ito na yung crossbar natin. Ito na crossbar mo, sir, na pinaghintay na napakatagal. Okay, guys, ngayon nakuha na natin yung crossbar natin kay Sir Joseph. So mamaya, subukan natin ikabit, no? Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya ina-assemble sa taas ni Veloz. Okay, guys, thank you! At ngayon, i-unbox na natin yung crossbar na nakuha natin kay Sir Joseph ngayong araw. Let's see.
So guys, ayusin muna natin yung pwesto rito para maayos tayo makapag-unbox ng crossbar. So ito siya, naka-plastic pa siya, no? So, balot na balot siya, no? So, kailangan natin siyang gamitan ng cutter para matanggal yung plastic. So guys, unti-unti na natin siyang nabubuksan. Ayun, ang crossbar natin guys. Nakita nyo guys? So, ito yung sa roof. Yung cover ng roof rail natin. So, ito yung ikakabit natin sa kanya. So, mamaya makikita natin guys. Ito naman yung bar. So, apat yan. Sorry, no? So, dalawa yan, no? So, naka-cross yan dun sa roof natin. Okay, ito yung panlock niya. So, mas madali lang, no? Iikot lang natin. Okay, ito na, guys. Ganitong klase siya, guys. Okay? So, solid guys, bakal siya. Pwedeng-pwede. Okay guys, apat siya dahil apat yung cover natin kay roof rail. Since apat yung cover kay roof rail, so apat din yung ikakabit natin sa kanya. Solid, no? Yan. Oh, may screw pa siya. Ito yung pinaka pang support niya. Dito, yan. Kita nyo, guys? Kaya siguradong napakatibay na ito, guys. Then, yung crossbar. So, try natin alisin sa plastic. So, napanghinayan, no? Kasi, ang ganda ng plastic niya, guys. Yan. Okay. Napaka solid, makapal yung plastic niya. So simulan natin sa ibabaw. JRY rock. So may mga screw siya. So yan, dito natin ikakabit yan guys. Kung makikita nyo. Yan, ganyan siya guys. So tignan natin kung ano yung mas okay. Kung itong part ba o dito. Tignan natin or pwedeng both, no? So para mas matibay. So check natin yung mga screw kung ilan. So kung anim or dalawa. So tignan natin guys. Dalawa yung crossbar. Yan, ilalagay natin sa roof yung mamaya. So ilan to? Ani. 2, 4, 6, 8. So, tig dalawa guys, no? Sa bawat ganito, may dalawang panghigpit, no? Yan, siguro diyan. Papasok natin yan dito. Okay? Op! Nako, buti na lang guys, may baon tayo panghigpit dito guys. Ito guys, dapat may ganito kayo guys. Tingnan natin kung anong size. Ayun, sakto. So, anong size na ito? Okay, walang nakalagay na size guys. Basta yan, pasok yan. Okay. So, yung roof naman, yung cover doon sa roof rail natin. So, yun naman ang ating aalisin. Para makabit natin to guys. Nice. So, meron siyang rubber, no? So, para doon sa corner, no, para hindi siya mapasukan ng tubig kapag umuulan or nababasa yung roof natin, guys. So, okay, no? Nice. Very nice. So, tignan natin kung ano yung mangyayari. Ito, guys. Meron akong maliit na flat screw. Napakaliit, guys. So, ito, saktong-sakto na ito. Doon sa
pang-tuklap dun sa cover, dun sa roof rail natin. Dun naman tayo sa roof rail. So, check natin kung paano alisin yung cover dun sa roof rail. So guys, ito yung cover ng roof rail natin. So, madali naman siya tanggalin, no? Ito, meron tayong maliit na flat screw. So, meron siyang space dito para mapasukan ng flat screw. Okay guys, ito lang guys, yan. Dandahanin nyo lang guys, no? Baka magkaroon ng crack yung cover natin, baka hindi natin maibalik. Or pwedeng ibalik, so sayang naman, no? Baka mapasukan ng tubig dahil may crack na. So, dandahanin lang natin guys. Yan. Yan, ito guys, natanggal na natin yung cover kay roof rail. So, tignan naman natin yung loob ng cover. So, ito siya. Ganyan lang siya guys. So yung kabila naman tatanggalin natin guys. So guys, ganun din. May space dito, papasakan natin itong flat screw na maliit. So angat lang natin. So guys, dandahan lang. So madali lang siyang alisin guys. And dapat with care, pagtatanggalin natin ito o alisin natin sa kay roof rail, baka magkaroon ng crack yung cover guys, no. So ito guys, iingat talaga natin ito guys, na huwag maputol, kasi pag naputol mawawalan ng lock pag binalik natin ulit to sa roof rail natin guys. Okay guys. Okay guys, tanggal. So mamaya guys, i-collect natin itong mga cover natin. So itatago natin to guys. Huwag yung iwawala to guys, dahil kailangan natin to dito sa roof rail natin. Pag inalis natin yung crossbar natin, so pag ibabalik natin guys, so kailangan itatago nyo ito guys. Okay guys, tanggal na. So i-collect na natin to guys. Baka makalimutan pa natin sa roof, mahirap na guys. Minsan pa naman, makakalimutin pa naman ako guys. Itatabi na natin ito sa loob ng velos natin. Diyan lang siya. So ngayon, ikakabit natin ito guys. Guys, may sukat pala to, may size. So hindi lang basta sasalpak ka dun sa roof rail natin, dahil itong haba na ito, hindi pasok dito sa bandang unahan, no? So masyadong maiksi yung nasa unahan. So pupunta tayo dun sa likod. Guys, yung ganito, no? So ito, pang higpit lang ito dito sa, may bakal pa kasi yung separated, no? So para hindi lang gumalaw. So akala ko kasi itong nuts na to o yung screw ay tatagos dito. So wala pala siyang abang dito. So dito lang talaga siya. Pang-adjust lang siya guys dito, para sumakto lang siya dito guys. Yan. So kanina nahirapan tayo, akala ko kanina hindi fit, no? So sinubukan kong laruin. So i-adjust lang siya, no? So adjustable pala ito. So ito yung panghigpit niya, para maging stable siya, no? Since nagawa ko na siya, so okay na to guys. Yan. I-fit natin siya guys. Yan, dapat saktong sakto yan guys. Naghihigpit na to guys. So ikuti lang ng ikutin. Ikuti ng ikutin. Luwagan lang natin yung konti, mukhang hindi sumakto eh. So dapat sakto yan. Medyo hubakan lang natin para mag-fit siya. Yan. Okay guys, mukhang okay na to. Try lang natin higpitan yung isa. Yan, para lumapat lang to guys. Okay. Alright. So ipapasok lang natin to guys. Okay. Screw ulit. Guys, bumabaon na siya. Bumabaon na. Peace tayo guys. Yan. Okay. Mukhang ano pa, mukhang masikip pa guys. So kailangan lang natin ulit-ulitin para lumuwag. Guys, total, napaka-green-minded mo, no? Ito guys. Ayan, nahigpitan na natin guys. Yan. Ito, higpitan din natin isa para maglapat lang. Alright. Okay. Ito guys, ipapakita ko lang sa inyo yung size ng mga cover natin. Yan guys, kung makikita nyo. Yung mas mahaba, sa likod nating ilalagay. Yung maiksi,
sa harap yan, guys. Okay, guys. So, punta na tayo dun sa likod. Ipapasok na natin to, guys. Yan. Okay. Okay, pasok. So, higpitan natin, guys. Yan, tulad ng kanina. Ulit-ulitin lang natin, guys, hanggang sa pumasok na. Akala ko nung iniisip ko, no? So, napaka-easy to install lang, no? So, hindi, aaralin mo kasi, no? So, hindi lang basta sasalpak. So, ngayon ko lang nalaman na magkaiba pala yung sukat ng cover natin dito, guys. So, mas maiksi yung sa harapan, mas mahaba naman yung sa likuran, guys. Ikutin lang natin, guys. Yan, hanggang sa pumasok o bumaon. Yan. Alright. Yung isa, higpitan din natin. Baka para dun sa ano niya, no? Dun sa isang separated na bakal niya. Para hindi siya gumalaw-galaw. Okay. Lawag na to. The next, yung last, sa likod, guys. Ang next natin dito, yung crossbar. So, isasalpak natin dito, guys. Ayaw ko magat. Ito, guys. Kailangan ko nang silipin to, guys. Yan, okay. Nasipat na natin, guys. Pag ito, guys, nahigpitan naman to, no? So, lalapat naman to. So, talagang, ano, no? Virgin lang talaga tong anong screw. So, tingin ko, no? Kung babae ang gagawa na ito, medyo mapapagod lang siya. So, mas maganda kapag babae. So, magpa-help na kayo, guys. Nakakangalay mag... assemble pala nito, guys. Hindi lang basta-basta. Yan. Medyo higpitan pa natin ng konti, guys. Lumalapat naman, guys, no? So, okay lang. Langgam na lumilipad. Alam mo, guys, nakakapanghina. Ay, yan. Lumapat na. So, kailangan lang natin higpitan para hindi siya lumuwag. So, yung isa higpitan din natin. So, para... hindi mag tawag dito gumalaw. Okay. Dandahan lang kayo, guys, sa pag-cutter, baka masugatan kayo. Mahirap na. So kuha tayo ng dalawa muna, no? So, ito, guys. Oop. Ayan. Kuha tayo ng dalawa. So, so, ito yung panlock natin dito sa, yan. So, yan. Ganyan ang gagawin natin mamaya. So, isushoot natin dun sa roof. Apat yan. So, ang gagawin natin, ilagay natin yan sa kabilang dulo at ilagay naman natin to sa kabilang dulo. Yan. Uy! Masyado siyang magtikta. So, masyado siyang madulas. Yan. Okay. So, tansyahin natin kung ano yung gitna, guys. Dahil hindi lang basta-basta ilalagay, no? So, dapat pantay siya. So, para pag tinignan sa harap at sa likod, maayos siya tignan. So, ngayon, titignan muna natin kung pantay yung nilagay natin crossbar. Das sa ibabaw. Mahirap magtansya, guys. So, pero tingin ko okay naman, no? So, ang gagawin na lang natin, i-shoot na natin sa butas. I-shoot na natin to sa butas, guys, ha. Kanina baon, ngayon butas naman. Ano pa naman itong nangyayari sa atin, guys? Yan. So, dapat, kahit hindi mo nakikita, guys, ha, marunong kang mag-shoot. Dahil pag hindi ka marunong mag-shoot, nako, guys, iiwanan ka. Joke lang, guys. Tagay lang, guys. Eh, tulad nito, guys, hindi ako marunong mag-shoot. Yan. Yan. Okay, guys. Yan. Dahil yung kabila, hindi pa nasi-shoot doon. So, medyo, ano, no? Although pasok siya, hindi lang siya masyadong bumaon doon sa butas.
So yung isa, no, baon naman. So dapat, pag hindi mo nakikita, pag kinakapa mo lang, dapat alam mo na. Na guys, yan. So hindi pa masyadong lapat. So yung kabila naman ang ayusin natin, guys. So kailangan pala, no. So ako, tingin ko lang, para mas madali. Dalawa yung mag-aayos na ito. Para mas madali lang. Pero okay din lang isa, no. Kailangan ko lang akitin, guys, dahil diyan nahihirapan ako. So kukuha tayo ng panungkit. Ito, guys, gagalawin lang natin dito, guys, para subukan natin. Yan. So screw natin, guys. So kailangan mo akitin, no. So kailangan mong hawakan para pumasok yung dalawang screw doon sa pinakabutas niya. Then kapag may nakita kang pagkakataon na ipasok yung pinakalock niya, ipasok mo na kagad, guys. Okay, guys. So ito namang isa ang ikakabit natin. Yan. Counterclockwise. Okay. Okay, guys. So clockwise, nasagad na, guys. Okay. Yung kabila naman, guys. Baligtad. So mali. So dapat yung pangalan nasa harapan. Sorry naman, guys. Yung sa likod natin ng crossbar, so hindi pantay, no. Papantayin ko na lang mamaya. Yung problema, nahihigpitan na natin. Kailangan nating tumungtong ulit. Yun, kumagat. So, nagiging engineer tayo dito, guys. O architect. Yung tantsahan ba? Okay, guys. Good. Guys, natapos na natin yung pag-install ng crossbar sa ating Toyota Veloz sa roof natin. So, kung nakita nyo yung video na yun, so, hindi ako nadalian sa pagkabit ng mga cover doon sa apat na yun, no? Doon sa roof rail. So, medyo mahirap din pala. So, kailangan mong i-align para makabit mo ng maayos yung mga screw niya. So, pagbaba yung gagawa na ito, guys, so, mahihirapan sila. Although, magagawa nila, pero matatagalan sila. So ako, medyo natagalan, medyo nahirapan dahil first time natin magkabit ang crossbar doon sa ating Toyota Veloz sa roof. So ngayon, kung makikita nyo yung crossbar natin, so napakaganda ng dating niya, napaka-astig, no? Ang kulang na lang nito is in carrier, no? So mamaya pupuntahan natin sa Banawe. Actually, meron na tayong nakausap. Ang presyo na ito ay 8,500. Okay, guys? Napakaganda ng crossbar. Okay, guys, itutur ko kayo sa crossbar na nakabit natin sa Toyota Veloz natin, guys. So ito, guys, yan, makikita nyo, guys. So after natin makabit yung crossbar, pupunta na tayo ngayon sa Banawe para tingnan yung carrier na ating na-order sa kanila. So yung carrier nito, no, guys, maganda to. Pang brusco yung dating nito, guys. Sana magustuhan ko pag nakita ko sa personal. Kasi pag sa picture, maganda, guys, no. So tignan natin mamaya, guys. Pupunta na tayo ngayon sa Banawe. Bangan nyo, guys. Pupunta na tayo ng Banawe ngayon, guys. Makikita na natin yung carrier na ating nagustuhan, no. Sana available pa yung carrier dahil kahapon pa dapat to, no. So ang nangyari, naging busy lang tayo nung mga nakalipas na araw. So, kahapon. Yung ngayon, hindi ko pa natatanong kung available pa yung unit. So, sana available pa, no?
So ngayon natin malalaman pagpunta natin. Hindi ko na siya tinanong kung available yung unit. Pagpunta na lang natin itong guys, malalaman natin kung available pa yung unit or hindi. Kung hindi, marami naman yata itong guys. So titignan lang natin kung ano yung mga meron sa kanila na dapat kung ano yung gusto natin. Nasa A. Bonifacio tayo ngayon. Medyo malapit-lapit na rin yung Banawi dito, no? Del Monte tayo, guys. Yung pag assemble natin ng crossbar, inabot ako ng 3 hours. Hindi ganun kadali, guys. Kasi aaralin mo siya, no? Hindi lang basta kabit ka, no? So may mga part doon na kailangan mong ayusin para mag-fit siya doon sa pinaglalagyan ng cover ng roof rail natin. Buti nakabit natin siya, guys, dahil kailangan natin to, guys, para ma-avail natin yung carrier dun sa Banawe. Nakausap na natin siya, no? So hinihintay na lang yata tayo. Kahapon hindi tayo nakapunta, so ngayon pupunta tayo, guys. Okay, nasa Del Monte Avenue na tayo. So malapit na tayo lumiko ng Banawe. Banawe na tayo, guys. Okay, nag-yelo siya. So pasensya na po, alanganin po mag-stop, kaya lumiko na tayo ng pakanan. So hanapin na lang natin shop Arav car. So I think sana madali lang siya natin makita. Ito si Arav car. Guys, bumaba muna tayo. Boss, sino pwede makausap tungkol sa carrier? O kasi may kausap na ako, sa loob lang siya. Okay, sandi dito. Okay, thank you. Sa carrier. Yes, may kausap na ako dito regarding sa carrier. Ito yung ganitong klase siya. Magkano okay. Po ang price niya sa inyo? 85 yung binigay sa akin. Anong weight niyan? Oh, ilang kilo ba ito, Jake, na ano, yung atomic effect? 10 kilos. Mabigat so, yan eh. Oo, oh, mabigat. Oh, ano sa kayo po ba lalagyan, sir? Yan yung Velos. Okay. Yung 38 by ano na ito, 38. Ganito lang yung kalaki. Ito yung standard itong Velos. Mag-a-adjust ka pa ng... Okay, teka lang. Pwedeng i-fit natin, nasa 10 kilos. Pwedeng ano, pwedeng i-ano ko. Kung gano'n siyang... Ito, gang na ito ah. Oh, yung isa, yan. Talaga, ay, bakal talaga. Oh, malaki nga siya. Oh, mabigat nga siya. Mabigat siya. Yung ano na ito, pwede ko makita yung 38 by 38. Papa-assemble pa ako, sir. Kasi parang ano siya, parang malaki siya. Anong tawag dito sa... Carrier na ganyan, sir? Oo. Atomica. Atomica. Try natin. So... Pero kaya naman ito siya kasi yung bracket. Kaso mabigat lang siya. Tignan lang natin, guys. Okay, papasubukan natin yung basket sa taas. 10 kilos sa estimate yung bigat nito. So, ito, yan. Boss, danda lang, ha? Oh, mukhang sakto nga siya, no? Ano yung pangkiklip dyan sa taas? Alanganin, sir. Alanganin? So, nandito yung alin, sir? Ito dapat, dito to. Ah, pero kung ganyan? Hindi sila makiklip. Ay, ano ba yung pangklip nyo? Dito kasi yan sa nakano, yung nakapatong dito. Tapos pa ilalim. Ah, so wala kayong ano, basket na pang ano, dyan? So, ito guys, hindi siya fit. So, according to... Arab car, dahil yung clip niyan nandito banda. So yung crossbar kasi natin naka-fix kasi yan, no? So hindi siya adjustable. So naka-fix point kasi tawag dito eh. So ano talaga yun. So ngayon kasi kung makikita nyo yung crossbar natin, medyo parang end to end na siya. Guys, yung carrier natin, yung atomic, so 50 by 38 to. So bitin pa, no? Dahil since fixed point tong ating crossbar, so hindi siya ma-adjust. So ang gagawin na lang nila, since meron naman option dito na ilalagay, maglalagay na lang sila ng screw dito at maglalagay sila ng bar doon para maipit lang nila itong carrier na to. So ito, pinag-uusapan nila kung ano yung plan nila, kung magagawa ba o hindi. Ito, nilagay na. So, naglagay na lang sila ng screw dito. So, pinasok. So, kagandahan sa crossbar natin, yung rail niya is pwedeng pasukan ng screw or ng tornillo. So, may rubber dito, guys. Tinanggal lang nila. So, mamaya ikakabitin nila. So,
So ito yung rubber. Kakabitin na lang yan. Ito guys, naglagay sila ng screw. Ito guys. Yan. So pinasok lang nila dito. So maglalagay na lang sila ng bracket para kumapit ang maayos yung carrier natin, no? Usually dapat dito daw yung ano, ay yung lock nila. Since hindi abot, since hindi naman na-adjust yung ating crossbar, dahil fixed point yung ating crossbar, so nag-adjust na lang sila. Ito yung screw. So, yan. Sakto lang ah. So, yun yung bracket nila. Gumawa sila ng bracket to. So, saktong-sakto lang doon sa ginawang para doon sa carrier natin. So, hindi naman yan uusog o aabante. Ganun, hindi naman. Ito, nasa finishing touch na sila. So, lahat ng screw na higpitan na. Ready to use na. So, magagamit na natin ito sa Holy Week. Pag-alis natin. May carrier na tayo guys. So, ready to travel. Itong Holy Week guys. Okay naman guys. So, hindi naman ramdam yung bigat ng carrier sa taas natin. No? So, ang sabi nila, estimate ng 10 kilos yung basket na na-purchase natin sa kanila. Mabigat yung 10 kilos, no? So, pero, kay Toyota Veloz, hindi ko naman siya ramdam yung bigat na yon. Akala ko nga, guys, hindi makakabit yung basket dahil hindi siya fit dun sa mismong crossbar. Dahil masyadong end-to-end yung crossbar natin dun sa basket. So, gumawa na lang sila ng way para makabit yung crossbar natin. So, gumawa sila ng isang bracket para makabit lang itong basket na to sa crossbar natin, guys. Ang next step natin is yung ipaparehistro natin yung basket natin or yung carrier natin sa LTO. So, by this week, no, so makapunta tayo ng LTO at ma-register natin bago tayo mag-travel sa Holy Week. Abangan natin yan, guys! Good morning, mga kakwentuhan! So, ngayon, ang ating destination ay sa LTO La Loma. Magpaparehistro tayo ng basket o yung carrier. No, dahil nagpa-install tayo ng carrier nung nakaraang araw. So, kailangan natin to irehistro para sa iwas huli. Baka biglang machempohan tayo ng enforcer, mahuli tayo. So, mas mabuti na yung nakarehistro yung basket natin, guys. This coming Holy Week, may travel kasi tayo. So, kailangan natin talaga irehistro yung basket natin o yung carrier. Baka magkaroon tayo ng aberya, during travel natin, biglang may manghuli sa atin. So, mas mabuti na yung meron tayong ipapakitang rehistro ng carrier natin. Nasa Avon Ipacio ko ngayon, papunta ngayon tayo ng La Loma, LTO. Hindi ko alam kung magkano yung rehistro ng carrier natin. No? So, malalaman natin dun guys pagdating natin. Paliko na tayo ng banawi. Okay guys, so dandahan lang tayo sa pagliko natin. Baka makadisgrasya tayo. So, malapit-lapit na yung LTO La Loma dito sa Banawi. Sana walang masyadong tao ngayon dahil carrier lang naman ang yung paparehistro natin. Wala naman sigurong tao doon sa paparehistroan natin ng carrier. Ito na guys, malapit na tayo sa LTO La Loma. So, konting lundag lang. So, nandun na tayo guys. Sir, good morning. Paparehistro ko po yung carrier ko. Merci po yan. Opo, sir. Ano, parking ka ron? Opo, sir. RTR lang kailangan sa kayo ni Cinco. Okay, thank you, sir. Boss, pwede mag-park dito? Wala lang, sir. Kaliwa lang. Kaliwa? Kapag na-late ka dito guys, ng ilang minuto, mahirap ang parking. Usually doon sa isang highway, maluwag kasi doon. Dati pwedeng double parking doon eh. So ngayon, isa na lang ata. So hindi ko lang alam yung dahilan. No? Siguro may mga nagreklamo din na mga motorist, bakit naka-double park. So dito tayo ngayon sa malapit sa mismo sa LTO. Mga kakwentuhan, kapag magpaparehistro kayo ng carrier,
So, siguraduhin yung dala nyo yung resibo ng inyong carrier at yung ORCR ng inyong sasakyan. Ito guys, approaching LTO. So, yung officer na pagtanungan natin, ayun, nag-aabang na siya doon. Ah, dito lang? Okay. Hi po, kukuha ko pa ng form para sa registro ng carrier. Mission. Ay, sir. Po? Ito ang inspection? Okay, thank you. Okay, dun sa inspection area pala to. No hidden cost. Ako pila kayo, sir? Opo. Okay. Saan po ba kayo? Ano? Carrier. Ipapa-register. Yan ang sabi. Wala pang tao daw? Ba, 8 pa tayo. Ah, 8. Ah, yun lang. Kayo din carrier? Ay, hindi po. Ah, emission? Ah, registro? Stencil form. Ah, okay. Ay, ito, may tao pala. Boss, ikaw muna. Ano? O sige, kayo na mauna. Pangilan ako? Anim. Ay, opo, opo. Okay, sakto yung pagdating natin dito. Kakabukas lang ng inspection area. Ayan. Pag pupunta kayo ng LTO, dapat mas maaga, no? So hanggat maaari, mga 6:20 or 6:15 ng umaga. Para yung tao dito. Alas 6 alas 6 nakapila ka doon sa emission. Pag alas 6 po, ano, open na yung emission natin dito sa ano? O hindi pa? Hindi pa, naka-standby ka lang. Nakapila. Ah, nakapila. Ah, okay. So ito si sir. So alas 6 nandito na siya. So mas mabuti na rin yung maaga para madali rin tayo matapos. Di ba, Nay? Thank you. Ah, sir, form po para sa ano, carrier po. I-register ko lang po, sir. Apo. Hindi, yung sasakyan. Ay, yes, sir. Dala ko po, sir. Electric po. Ha? Electric. Ito po kayo sa mga kulay blue. Opo. May stencil niya, balik din po sa akin. Okay po, sir. Thank you, sir. Sir. Sasakyan. Ayun po, sir. May emission na kayo, sir? Hindi, ano na yan? Register ng carrier. Asan yung... Ito yung resibo. Ayan yung OR. Yung registro ng ano, sir, ng carrier, ilang taon yan? Taon-taon din. Ah, taon-taon din. Parang sasakyan din. So, mas maganda isabay na rin pala sa registro ng sasakyan din, no? Sasabay talaga yun. Automatic, sir. Ah, okay. Tuna transaction, insert lang yan. Ah, hindi. Pero kasi sasakyan ko, ano pa to eh, 3 years pa to bago i-registro ulit eh. Ayun, nasabay mo yun. Ah, okay. Insert lang. So, guys, nabuksan yung engine para... Siguraduhin nilang makita yung serial. Tama sir, serial yung titignan nyo, no? Chassis saka engine, sir. Ah, chassis saka yung engine number. So, guys, kailangan yun dahil baka para makita nila kung yung sasakyan eh, ikaw ba talaga yung owner, Toyota Veloz. Naghiwalay na sila. Naghiwalay na. Opo, sir. Nag-break na sila. Oo. Bumalik ulit kami sa inspection area ni Blue Voice, okay? Nakuha na yung gusto niya makuha sa sasakyan natin, so hintayin na lang natin siya. So, ang sabi daw, yung carrier natin, i-insert lang dun sa mismong registro natin ng sasakyan. So, isasabay na yan na pagka-registro natin ng sasakyan after 3 years. Good morning po, Papa Seros po. Sila, magkano po? 3 pesos. Thank you po, ma'am. Ano yung sir, top load carrier? Pantay na lang ng tawag, din ako ng tawag. Ay, sige po, sir. Thank you. So, hintayin na lang natin yung tawag niya so, para malaman natin yung next step. Bakit gano'n ito? Labo na naman ako. Gusto, per. Naku, parehas tayo malabo mata, sir. Top load. Top load sa account. Okay, thank you, sir. So, malabo na yung mata ni officer. So, hindi na mabasa yung kung nakasulat dito sa ORCR natin. So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa... Sir, saan po ang top load? Muna sir, upo ka muna dyan. Okay, thank you sir. Yan. Dito tayo sa waiting area. So, hintayin natin yung next call para makapasok na tayo sa loob.
ito yung binigay sa atin kanina sa second step. So walang nakalagay na price. So hintayin natin mamaya pagpunta sa counter para malaman natin yung price, kung magkano yung babayaran natin sa top load o carrier natin. Okay, sir. So guys, nakapasok na kami. Yan. Okay. 8? Tama ba? 8? Oo. 20 minutes mula nung naibigay natin yung papel sa kanila. So nagkaroon daw ng system slowdown. So hindi ko lang alam kung anong oras tayo matatawag. So time is now is 9 o'clock ng umaga. So kinuha yung papel natin ng mga 8:40 ng umaga kanina. Maghintay lang tayo ng konti, baka matawag na rin tayo. 110. Mr. Aaron, thank you. Ito magbabayad na, boss? Opo. Okay, thank you. So after 40 minutes, magbabayad na tayo. So ito guys, kung hindi pa natin in-update o nag-follow up, so hindi pa mapupuntahan tong number 8 ko sa evaluation. So ngayon, nasa counter na tayo, so magbabayad na tayo para alaman natin kung magkano yung ating babayaran sa top load registration. Sa counter na tayo, so nailapag na natin yung papers natin para ma-evaluate nila kung magkano yung ating babayaran. Total of 110, sir? Okay. So, mura lang pala yung top load natin, no? 110 pesos. Na-expect ko around 500 pesos, pero 110 lang pala. Mali ako ng aking naisip. Okay, 110. Okay, tignan natin kung may coins tayo. Yeah. Oh, la la. Sir, saan po next nito, sir? 11. Okay, thank you, sir. Okay, next po. Window number 11. Hey, ma'am, good morning po. Yes po, top load po, ma'am. Okay na po ito, ma'am. Thank you very much po, ma'am. Okay, nakatapos na tayo sa ating top load registry. Thank you, sir. Okay, pauwi na rin tayo, guys. Papunta na tayo sa ating sasakyan. So, nakuha na natin yung registration ng carrier natin, guys. So, I'm happy na makaka-travel tayo ng maayos na without sa pag-aalala kung mahuhuli ba tayo o hindi. Yan, may Toyota Veloz. Pogi! May top load. A few moments later. Salamat na, sir. Tapos na kayo. Toyota Veloz. Ana. Okay, ano, sir? Ayan na, huy. Ako nang bahala. Okay, ha. Ah, ito na, ito. Ito na akin. Ah, ito. Okay na, ito. Okay na. Okay na. Thank you, thank you. Okay, guys. Nagkapalit kami ng papel. So, pagdating ko sa sasakyan, iba yung pangalan na hawak kong registration. Yung pala, buti si Sir Lorenzo nandito. Hindi, nandito pa. So, dali-dali ako bumalik. Anong gagawin po? So, ayan po, nakuha na natin yung tamang registration para sa akin at kay Sir Lorenzo. Tama to. So, mahirap na pag pag may checkpoint, iba yung ipapakita natin. Yari tayo. Bumangala. Okay, sir, thank you, ha. Thank you. Ayos. Buti nahabol natin, guys. Nagkapalit. So, mali ko rin naman. Nung pagkabigay sa atin ng Blue Boys, so, hindi ko chinek. So, expected ko kasi, akin talaga yung form na yon. So, yung pagsakay ko sa sakyang kanina, iba yung pangalan na lumabas. Bumalik ka agad ako. Buti lang kamo, hindi pa ako nakakaalis sa, dito sa LTO. So, buti kamo, nandun yung tao na may hawak doon sa papel ko. Buti na lang. Kayo, guys. So, dapat pagkabigay ng form, i-check nyo kung sa inyo ba talaga yung naibigay sa inyo. So, lesson learned, no? Ako kasi akala ko, sunod-sunod na yun, no? So, mali din naman, no? So, hindi naman tinawag yung pangalan ko. So, ako naman, tinanggap ko naman yung form. So, akala ko, akin talaga. So, ngayon, okay na. Nakuha na natin yung registration form. I mean, nakuha na natin yung license ng top load natin, guys. Okay, guys? Pauwi na tayo sa
ating bahay. Thank you. Nakausap natin yung LTO about sa registration ng top load natin. Pwede ko raw isabay sa registration ng sasakyan natin ng 3 years. So since naka mag-iisang taon na itong sasakyan natin, so may 2 years pa, isasabay natin sa registro yung top load natin. So malamang, tingin ko lang to ha, baka magkaroon ng carry over dun sa price dahil yung next year, hindi natin i-registro yung top load natin. Then the second year, tsaka pa lang natin isasama yung registro ng top load natin sa sasakyan natin. So abangan natin yung guys sa after 2 years. Okay guys, happy tayo at na-registro na natin yung top load natin guys. Ready to travel na itong Halloween, mga kakwentuhan. Maraming salamat nga pala sa inyong pagsubaybay nitong video nito mula sa pag-unbox ng crossbar at pagbili ng carrier o top load dito sa ating Toyota Veloz hanggang sa pagre-registro ng ating top load mula sa LTO. Sana nakatulong sa inyo sa mga nagpaplano bumili ng crossbar o top load o carrier hanggang sa pagpaparehistro ng top load sa LTO. Okay guys, maraming salamat sa inyo!